Okay, so muli, nais ko magpasalamat sa opportunity na ito na tayo ay nagkaroon ng fellowship at sa loob ng isang taon ay tayo ay nag-persevere sa ating pagsasama-sama bilang mga magkakapatid dito sa Christian Filipino Fellowship sa Australia. At nagpapasalamat din tayo sapagkat ang Panginoon ang naglagay ng ganitong klase ng platform. Kahit na ganito, nandito ako sa Pilipinas at nandiyan kayo sa isang continent ng ating mundo, ay nakakapagkakaroon tayo ng ganitong fellowship at pag-aaral ng kanyang salita. At maganda yung ating inawit kanina, isa sa mga favorite contemporary hymns ko yan, na Speak, O Lord. Ngayon ay ipagpapatuloy natin at tatapusin na rin natin ngayon yung ating series na pinag-aralan dito sa ating pong fellowship na ito, na ating pinamagatang You Must Be Born Again or the Biblical Doctrine of Regeneration. At ngayong hapong ito ay bibigyan na natin ng conclusion yung ating pag-aaral, ano? Gagawin na natin itong tapusin na po natin, medyo may kahabaan na rin, ano? Kaya atin pong tapusin ng mabilis. So sa pag-aaral natin ng usapin na may kinalaman sa kapanganakang muli o tinatawag nating regeneration sa theology, ay nakita natin yung ilan sa mga foundational truths, yung katatayuan ng ating puso at sinasabi ng salita ng Diyos na malinaw na ang tao ay patay, espiritual, at dahil siya ay patay sa kanyang kalalagayang espiritual, ay hindi siya magkakaroon ng kakayanang lumapit sa Diyos, kay Kristo Jesus, at maintindihan ang usapin na may kinalaman sa kaligtasan. Pagkabat marami man namang naiintindihan ang tao kahit na siya ay makasalanan, ngunit pagdating sa usapin ng kaligtasan, ito ay isang bagay na malabong mangyari sa kanya, maliban lamang na ang banal na espiritu ay kumilos sa kanyang buhay, sa kanyang puso. At bigyan siya ng buhay espiritual. At yan nga yung pinag-uusapan natin. Itong born again experience, itong kapanganakang muli, ay ang pagbibigay ng Diyos ng buhay sa isang taong patay espiritual. At isa sa mga classic example niyan, John chapter 3, yung kay Nicodemus. Pinag-aralan din natin ang usapin ng kapanganakang muli sa lumang tipan. Ito bang usapin ang kapanganakang muli ay sa lumang tipan, sa bagong tipan lang ba natin ito mababasa? Ah, hindi. Ito ay sa lumang tipan pa, ay itinuturo na, bagaman sabihin na natin na mas malinaw ang pagtuturo sa bagong tipan, pero ito'y experience na ng lahat ng mga mananampalataya ng Diyos noong paman, no? Kaya ang termino nga lang na ginagamit, yung salitang bibigyan ko kayo ng bagong puso, ang inyong pusong bato ay gagawin kong pusong laman. At bibigay ko sa inyo ang espiritu at isusulat ko ang aking batas sa inyong mga puso, at yan ang mga ganyan ang mga salita na bababasa natin. At nakita rin natin yung mga sequence ng salvation. So, kapansin-pansin na ang kaligtasan, bagamat siguro pwede natin sabihin, nagsimula ito in the eternity past, ito ay pinlano na ng Diyos matagal na, meron ng hinirang ang Diyos noong paman bago pa ipatag ang sanggitan ito. Pero pagdating sa application ng kaligtasan, magsisimula ito doon sa spiritual birth. Hindi ito magsisimula sa conversion. Ito ay magsisimula sa regeneration. Ang ibig sabihin, kikilos muna ang Diyos sa isang taong patay, spiritual, bibigyan siya ng buhay, bibigyan siya ng liwanag para ang ebanghelyo na kanyang mapapakinggan ay maintindihan niya at ito ay mapanampalatayanan niya na mauuwi sa kanyang kaligtasan, no? At doon ay magsisimula yung tinatawag nating justification, yung tinatawag na mas malalim na Tagalog ay pag-aaring ganap o pagdideklara o pagpapawalang sala sa kanya, at yung sanctification nandiyan din. Yung adoption, andyan din. At of course, at the end, andyan yung tinatawag nating glorification.
nakita natin yung great causes of spiritual birth. Di ko na yung babalikan. At noong nakaraan ay ating pinag-aralan ang mga mahalagang tanda ng isang taong totoong nakaranas ng kapanganakang muli. Unang-una, they believe that Christ alone saves them. Yan ang unang-unang bagay na tanda. Dapat meron siyang paniniwala na walang nagligtas sa kanya, kundi si Kristo lamang. Pangalawa, ay nagkakaroon siya ng hangarin ngayon na umiwas sa kasalanan. At hindi naman ibig sabihin na hindi na siya magkakasala, pero nandoon po yung hangarin niya na yung habitual sinning ay kanyang malabanan, kanyang maiwasan, at ito ay kanyang mapagtagumpayan. Meron din niya siyang pagmamahal ngayon sa usapin ng kabanalan. At meron siyang special na pagtingin o malasakit sa kapwa niya mananampalataya. They have special love for fellow believers. And they persevere in Christian living despite of the world. A true born-again Christian will persevere unto the end. Will truly persevere despite of the fact that he is living in this sinful and fallen world na napakalakas ng tukso at napakalakas ng at nandito ang lahat ng mga tinatawag nating iba't ibang sufferings na maaaring maranasan mo. Andiyan ang temptation, andiyan ang sufferings, and even sa ibang lugar andiyan ang matitinding persecutions. Okay? Ngayon naman ay sa ating conclusion, concluding lessons, I will be the responsibilities of all true born-again Christian. Ano ba ang mga responsibilidad ng isang totoong ipinanganak na muli? So dapat ito ang ating mabigyan ng pansin ngayon. Kasi hindi naman ibig sabihin, tumanggap lang tayo ng pagpapala at hindi na tayo gaganap ng ating tungkulin na kaya, no? Na tumanggap ng pagpapala ng kaligtasan. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon sa huling panahon. So, unang-una, gusto kong sabihin na isa ang pinakaunang tungkuli natin bilang mga iniligtas at ipinanganak na muli ay ibigay ang kaluwalhatian. Give God all the glory. Now, napakasimple ng katotohanan yan, pero madalas hindi natin nagagawa yan. Ano? At unang at pangalawa, ay to win others to Christ or for Christ. Ibig sabihin niyan, dapat tungkulin din natin na hikayatin ang iba. No? Tungkulin natin ipangaral ang ebanghelyo, ilahad ang ebanghelyo, sabihin sa mga tao na na mayroong kaligtasan kay Kristo. No? So yan. So unang-una, to give God all the glory. Understanding the doctrine of regeneration leaves you in fear of God's grace. At sana totoo yan sa bawat isa sa atin. Tandaan natin na ipinanganak tayong muli, ito ay resulta ng God's sovereign grace alone. Ito ay galing lang sa Diyos. Ito ay pagpapasya ng Diyos. Ito ang ayon sa nakapangyayaring kalooban ng Diyos. At kung iisipin natin ang katotohanan ito, dapat nandoon ang matindi nating paghanga at pagkamangha. No? Isipin lang natin na tayo ay mga makasalanan sa loob at labas ng ating pagkatao, mula pa nang nandito tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating ina, sinasabi na ng banal na kasulatan na tayo ay makasalanan na. So, makasalanan tayo at bahagi tayo ng makasalanang mundo at kasama tayo sa mga taong kinamumuhian o kinapopuutan ng Diyos dahil tayo ay kabilang sa mga taong lumabag sa kanyang banal na kalikasan at layunin. Yan ay ang kanyang kabanalan at ang kanyang kalooban. No? At nung magkasala si Adan, alam natin na nasira ang wangis ng Diyos sa atin at ito ay na-restore nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng biyaya ng kaligtasan sa ating buhay. Only in Christ, the image of God is restored in us. No? For our hearts to be redisposed and for the image of God to be restored in us, the Spirit of God must regenerate our hearts and unite our hearts to Christ. At yan ang dapat mangyari, no? Or else we will be doomed to eternal destruction. Kaya this doctrine
of regeneration is quite nicely defined by Yahweh himself doon sa is sabihin niya, I will give them one heart and a new spirit I will put within them. I will remove the heart of stone from their flesh and give them a heart of flesh. So to understand this reality is awesome, that only those who have heart of stones would not recognize and honor God for such a blessing. But if you will now a heart of flesh, no, then you will recognize the awesomeness, no, the loftiness, the greatness of this blessing, of this God's grace. Okay, understanding the doctrine of regeneration gives you an awe of God's grace. Now, number two, understanding the doctrine of regeneration leaves you with a humble view of yourself. The moment you begin to exalt yourself in anything that you're doing, no, then that is not a good manifestations of a truly born again Christian. Eh, kasi tayo mga makasalanan, eh, yung ating disposition ay nagagalit sa Diyos, no? At hindi natin binibigyan lugod ang Diyos at ganyan ang ating puso. Pero ang isang taong ipinanganak na muli, kumilos ang Diyos sa puso niya. Binalitan niya ng pusong laman ang kanyang pusong bato, binago niya ang kanyang disposition sa buhay. Kaya nga dapat ang isa sa mahalagang manifestation noon, yung pusong mapagpakumbaba. Yun ang dapat nangyari. Ang pagmamalaki o ang pag... Sandali lang, Pastor. Pasensya na. Okay. May feedback lang na nakukuha kami. Baka... Hindi ako naririnig. Hindi, naririnig namin kayo. Kaso lang may feedback, Pastor. Baka... Baka... Ayan, sige, Pastor. Magsalita kayo. Hello. Okay na ba? Ano yung feedback? Ah, pag gumikilos yata kayo, nagkaka-feedback. Parang ganun. Ah, ganun. So, hindi na ako kikilos. Hindi, okay lang, Pastor. Meron, kanina, malinis talaga eh. Malinis. Tapos bigla nag-feedback lang. Okay lang, Pastor. Naririnig namin kayo. Bawat salita naririnig. Nag-feedback lang pag ano. Baka medyo maluwag yata sa ano. Di ba sa connection o ano. Di naman. Ah, nawala na 'yung sound niyo. Nawala na 'yung sound. Walang feedback, wala ding hindi na namin kinaririnig. Yan. Okay, tulad ng sinabi ko, ang isa sa mga napakahalagang bunga ng isang taong ipinanganak na muli, no, ay magkakaroon siya ng humble view of himself, na magkakaroon siya ng pusong mapagpakumbaba. Kasi alam niya na kung hindi dumating sa kanya itong biyayang ito, eh kasama siya sa mga taong mapapahama. Gusto ko lang i-quote saglit itong si John Flavel sa kanyang librong Keeping Your Heart. Mahaba-haba itong quotations na ito. Pinutol ko lang kasi baka hindi magkasya dito sa screen. Ano? So, sinabi niya rito, by regeneration, the disordered soul is set right. This great change, being as the scripture expresses it, the renovations of the soul after the image of God in self-seeking by self-denial, the renovation of the soul after the image of God in which self-dependence is removed by faith, self-love, by subjection and obedience to the will of God, and self-seeking by self-denial, the darkened understanding is illuminated, the refractory will sweetly subdued, the rebellious appetite gradually conquered, thus the soul which sin had universally depraved is by grace restored. So parang ang gusto lang sabihin ni John Flavel dito sa punto na ito ay yung natindi talaga ang pagbabago na gagawin sa buhay ng isang tao na ipinanganak na muli, no? Magkakaroon siya ng kakaibang
pananaw sa buhay at makikita niya rin na siya ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos kung wala ang biyayang ito ng kaligtasan sa kanya. Kaya yung nga sinasabi ko ay magkakaroon siya ng pusong mapagpakumbaba, no? At isang bagay pa na gusto kong sabihin, understanding the doctrine of regeneration will cause us to be forever grateful to God. Of course, everything we do, no, even eating and drinking should be for His praise, because everything we have are all from Him. But most particularly in the area of salvation, in the area of the spiritual gifts, we have to be forever grateful to God. 1 Corinthians chapter 4 verse 7 says, for who makes you different from anyone else? What do you have that you did not receive? And if you did receive, why do you boast as you did not? So what's the point of Paul here? Yung gifts kasi should exalt the giver, not the recipient. Now, in most cases, when we receive something which is very, sabi natin, above everybody, no? Like maybe we are talented than others, we are more brilliant than others, we are academically good than others, and we are so gifted than others. In most cases, it brings parang pagmamalaki sa ating mga puso, at para bang ang na-exalt yung sarili natin instead of exalting the one who gave that to us. Christians who acknowledge that their abilities are from God will be humbled and not arrogant, would be thankful, not boastful. What thankful people should be if we really have been born again, no? What thankful people should be if we really have been born again? Ang ibig sabihin, dapat talagang thankful tayo at all times, no? Thankful tayo sa biyaya ng Diyos na dumating sa atin. Isang bagay nga na naiisip ko, bakit may mga dati ay nagpo-profess sila na Christian sila, born again sila, at naglilingkod sila sa Panginoon at tumanggap sila ng biyaya, pero in the long run ay bumalik sila sa mundo. Sa palagay ko lang ay dahil hindi nila nakita yung napakalaking pagpapalang ito, at hindi naging mapagpasalamatin ang puso nilang totoo sa harapan ng Diyos. Merong sinabi sa Ecclesiastes 11 verse 7 na hindi ko na ilalagay dyan sa screen. Sabi doon, light is sweet and it pleases the eyes to see the sun. Ang liwanag daw ay isang matamis na bagay at isang kaaya-aya sa mata na makita mo ang araw. No, totoo ba 'yan? Isang kaaya-ayang bagay. Isipin mo yung isang taong bulag na hindi nakakakita ng matagal na panahon, tapos bigla siya nakakita. O siguro through a surgery, o napalitan yung kanyang kung ano man yung mga problema sa kanyang mata, o may nag-donate ng isang elemento doon sa kanyang mata na may diferensya at naayos, o maaaring nagkaroon siya ng katarata, at dahil sa katarata niya na bumalot na doon sa kanyang mata, ay wala na siya nakikita for quite some time, o maybe for a long time. And then, because of certain operation or certain technology, ay natanggal yung katarata, luminaw uli ang kanyang paningin. Di ba? It's really sweet. No? It's really pleasant to see the sun again. No? And my point is that if that is true on the physical plane, how much more on the spiritual? Kung ito'y totoo sa physical na bagay, lalo pa nga sa spiritual na bagay, nakita mo yung hindi nakikita ng karamihan. Naintindihan mo yung hindi naiintindihan ng karamihan. Tinanggap mo yung hindi tinanggap ng karamihan. So, we have to be forever grateful to God. Okay? So that's number one, to give God all the glory. But number two, to win others to Christ or for Christ. Si Spurgeon, sa isa sa mga sermon niya, kinote ko, sabi rito, sabi niya, "Oh my brothers and sisters in Christ, if sinners be dumb, at least let them leap to hell over our dead bodies. If they perish, let them perish with our arms wrapped about
their knees, imploring them to stay. If hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions. And let not one who go unwarned and unprayed for. Surely it is an intolerable disgrace to anyone to profess to be a Christian and have no concern about the souls of others while they are perishing by millions. It's a very, very thoughtful and statement by a great man of God, Charles Spurgeon. Sabi niya, kung merong mga tao na kung merong tao na pupunta sa impyerno at kilala mo yun, sana yung taong yun, hindi siya nakarating doon na hindi siya hindi siya nakapakinig man lamang o hindi siya nakatanggap man lamang ng anumang mga pagkakataon na siya ay ikayatin mo na makapakinig man lamang sa napakahalagang ebanghelyo ng kaligtasan. No? Sabi nga niya rito, surely it is an intolerable disgrace to anyone to profess to be a Christian and have no concern about the soul of others. So it must be our passion and it must be our great desires in heart to really win others to Christ. Okay? So sana hindi ito isang bagay na pagtatalunan pa natin. Sana ito isang bagay na talagang totoo sa atin, mga kapatid. Ano? So tingnan natin saglit ang tatlong bagay in winning others to Christ. Let's look at first the situation, the sanction, and the supplications. The first is the situation. In terms of situation, we all know that man in his sinful condition is spiritually blind until God gives them eyes to see. That is, until God causes them to be born again. Yan ang kalalagayan ng taong makasalanan. Spiritually blind siya. Para siyang isang bulag na naglalakad na hindi niya alam, mahuhulog na siya sa pangin o sa isang hukay o mababangga na siya, no? And I can relate to this because alam naman ni Ronald, my father is blind. No, he is ang tatay ko ay nabulag siya sa edad niyang 25 taong gulang at noong nakapangasawa siya, bulag na siya at pinanganak kami, magkakapatid, bulag siya, hindi niya kami nakikita. Pero nakakapagtrabaho siya, nakakapunta siya sa Maynila na ang kanya bang mata ay ang nanay ko at ako, no? So ang ibig ko lang sabihin ay napakahihirap ng kondisyon ng isang taong bulag. Imagine mo na minsan I can still remember may sakit ako, may sakit si mama. Tapos ay kinakailangan umuwi ng papa ko. Umuwi siya mag-isa, no? Meron lang siyang parang baston na ginamit, tinandaan niya lang yung bawat lugar, ganun. At kabado kami, anong mangyayari sa kanya? Baka masagasaan siya, baka mabundol siya, baka mali ang masakyan niya, baka kung saan siya makarating. This is the situation of a blind person. And then, ganun din tayo, spiritually blind tayo until God gives us the eyes to see. That is, until God causes us to be born again. Yan ang sabi sa 2 Corinthians 4 verses 3 to 6. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, we ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. It's a great, indeed a very captivating passage to us, no? Na
lalo na yung last part, for God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Yun daw Diyos eh, na nagsabi, magkaroon ng liwanag, di ba? Noon, creation yan. Binalik tayo doon sa creation. Nagkaroon ng liwanag. Yung Diyos na yun ang nagsabi na magkaroon ng liwanag, ang siyang Diyos din na sabi ay nagbigay ng liwanag sa ating mga puso para makita natin, malaman natin ang kalwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo. So, ang mga tao na hindi pa nananampalataya kay Kristo ay mga bulag. Hindi nila nakikita ang kahalagahan ng kaligtasan. Hindi nila nakikita ang kayamanan ito, no? Ang tingin ng marami ay ito'y isang bagay na baliwala. O pwedeng baliwala yun. O pwedeng ipagpabukas, no? Yan ang tingin ng marami sa kaligtasan. Isang bagay na parang walang dating sa kanila. Kailangan talagang kumilos ang Diyos sa puso ng mga tao para mabuksan ang kanilang mga mata at makita nila kung sino si Kristo. Makita nila na mayroong kayamanan na kinakailangan nilang masumpungan sa kanilang buhay. Kaya ang kapanganakang muli ay isang gawain ng Diyos. Pero alam nyo, mga kapatid, kapag ka nagliwanag na ang Diyos sa puso ng isang tao, tulad ng binasa natin, magkakaroon ng liwanag maging ang kanyang isip para makita niya ang kalaulatian ng Diyos na kay Kristo Jesus. Makikita niya ang isang kayamanan na hindi niya nakikita ang kayamanan. So, this is what we want for our unbelieving loved ones and friends and workmates, no? They need this experience. So are you praying for them? Are you really concerned for their souls? So I was doing a funeral services at this weeks na nagdaan. Napakadaming opportunity to preach. And this is something that I really like to do because I know na I have an audience who would listen to me. At natutuwa ako sapagkat may mga tao na nagre-response at sinasabi niya, ano yung sinabi mo, Pastor, kanina, ngayon ko lang narinig. So, ang ibig ko lang sabihin, ang dahil mga tao hindi nakakaalam na may kayamanan ng kaligtasan at merong may kaligtasan na dapat dumating sa kanila. Akala nila, oh, ganito lang talaga ang buhay. Cycle lang. Okay? So, yan. And then, tingnan natin yung sanction. When it comes to sanction, ang ibig ko lang sabihin dito yung utos. No? Proclamation of the gospel is the human means God uses to open the eyes of man and woman who are in the state of spiritual blindness. 2 Corinthians chapter 4, verse 5 says, for what we proclaim is not ourselves but Jesus Christ as Lord. At sa Acts chapter 26, you remember the context, no? Si Paul is telling King Agrippa about his conversion and his call to the ministry. And he reports the spectacular encounter with Christ on the Damascus Road. Then he reports the commission that Christ gave him. So dito sa babasahin natin sa Acts chapter 27, verses 17 to 18, ito yung words of commission na napaka-amazing, no? Palagay ko ay relevant pa rin sa ating panahon ngayon pagdating sa evangelism. Anong sabi niya? Delivering you, sabi ng Panginoong Jesucristo kay Paul, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sin and a place among those who are sanctified by faith in me. Now, this is something that Christian church must be passionate of. The passion to open the eyes of the blind. Now, imagine that we have no power to open the eyes of the blind. But
according to this passage, sabi ni Paul, sabi ni ng Panginoong Jesucristo kay Paul, isinusugo kita para buksan ang mata ng mga taong ito, no? So ang ibig sabihin, ang paraan ng Diyos ng pagbubukas ng mata ng mga taong ito ay sa pamamagitan ng paglalakbay ng ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao. So yan ang isang bahagi na dapat natin imagine mo, no? Kaya ako sometimes may panahon na napapagod ako, may panahon na parang wala akong gana, may mga panahon na parang gusto kong i-postpone ang mga dapat kong gawin, samantalang wala naman akong dahilan para i-postpone ito. Pero pag naaalala ko na pwedeng gamitin ng Diyos ang pagsasalita ko para buksan ang mata ng mga bulag at bigyan ng pandinig ang mga bingi at yung mga pusong bato ay maging pusong laman, ay nakakatulong to para ma-encourage ako gawin ang tungkulin ko, no? So, tandaan natin yan. Si John Piper, sa kanyang aklat na Finally Alive, ito ang sabi niya. But the fact that you can't make electricity or create light never stops you from flipping light switches. Tama naman. The fact that you can create fire in cylinders never stops you from turning the car key. The fact that you can create self, that you can't, na can't yan, that you can create cell tissue never stops you from eating your meals. So don't let the fact that you can't create new birth stop you from telling the gospel. That's a wonderful statement, no? Itatama nga naman yun. Hindi ibig sabihin, hindi naman tayo ang naglalagay ng power doon sa ano, sa kuryente, pero kailangan, hindi yan ang magpapatigil sa atin para yung switch i-on natin. Same also is true. We cannot open the eyes of the blind. We cannot give a sense of hearing to those spiritually dumb person. But that should not stop us from telling the gospel. But because through telling the gospel, God may open their hearts. God may open their minds. God may also open their sense of hearing, spiritual sense of hearing. Okay? And then, but ay dapat nating ipag-pray. Understanding new birth na as solely God's work will surely bring Christian to their knees pleading for God's mercy of salvation. Kung ang kaligtasan ng tao at ang kapanganakang muli ay hindi magagawa sa pamamagitan ng husay ng pagsasalita, galing ng isang mangangaral, husay ng isang tao na nagpapaliwanag nito, no? Kung wala yan doon, eh talagang ito ay magtutulak sa atin para lumuhod at humingi ng awa galing sa Panginoon, no? Na sana ang kaligtasan ay dumating sa kanila. So, we cannot fully understand the complexities of how prayer makes a difference, but we know that people are born again when they and others pray for them. Totoo yan. No? I'm sure someone prayed for your salvation, and thus you should do the same for others. No? That's why napakahalaga na dapat mag-pray tayo. Ano yung mga dapat natin ipag-pray? Pray that God will give us a strong desire to see the salvation. So, we must have like the desire of Paul for the salvation of his fellow Israelites in Romans chapter 10 verse 1. Sabi niya, brothers, my heart desire and prayer to them. Israelites. Si Gary Brady sa kanyang libro na Being Born Again, sabi niya, we long and desire for the spiritual birth of others, and such eagerness is as most women who bear their own children. Just like, no, yung isang babae na talagang, di ba, yung pinag-ibig sa mga anak,
kaya makita niyo yung kanyang baby, that must be the desire that we ought to have for the spiritual birth of others. And then, we have to pray that God will give us boldness to tell the gospel to others. It is remarkable na most of the prayers relating to evangelism sa New Testament ay prayers for gospel tellers. Gospel tellers. No? Hindi doon sa gospel hearers. De, meron din mga prayer na sa gospel hearers, mga tagapakinig. Pero mas maraming prayer sa New Testament na nire-relate doon sa gospel tellers, mga nagsasalita, nangaral. Ilan ito sa mga babasahin ko sa inyo. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1. Pray also for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored. Colossians 4:3. Pray also for us that God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ. Praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication to that end. Keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints and also for me, that the words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. So makikita natin na si Paul, the great missionary, the great man of God, the man who we can consider na ito na siguro pinakadakilang misyonaryo na sa tinalaga ng Diyos, no? Siya, imagine mo na tumawid siya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang kultura, hinarap niya ang iba't ibang tao, matataas na tao, mga hari, no? At kung sino man, mga simpleng tao, tumawid siya sa mga sa karagatan ng Mediterranean Sea, nakarating siya hanggang doon sa Europa sa pag-angaral at pagtuturo ng ebanghelyo. Marami siyang nadala at maraming iglesia ang naitayo. Pero ano ang sinasabi niya? Ipanalangin niyo kami. Ipanalangin niyo kami. No, ang ibig lang sabihin, hindi siya nakadepende sa sarili niyang talino at lakas. Alam niya na ang pagtawag at ang pagkakaroon ng totoong pananampalataya ng isang taong makakapakinig ng kanyang pangangaral ay ito ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ipanalangin. So if Paul needed those prayer, how much more do you need it? How much more do I need it? Okay? Now, sa panghuli, hindi na tayo magtapos. Concluding thoughts. Unang-una, gusto kong sabihin, every true born-again Christian should supremely care for the spiritual birth of many. There are other ways of shaping our culture and guiding our behavior, but none so deep, none so far-reaching, none so universally relevant, none so eternally significant than new birth. Tandaan natin lagi yan. No? Marami naman talagang bumabago ng kultura ng tao at ng ugali ng isang tao. Walang kasing lalim at walang kasing kapangyarihan kundi ang karanasan ng kapanganakan. Pangalawa, God will use even an ordinary gospel tellers in bringing the gospel treasure which is the power of God for the salvation of men. 2 Corinthians 4 verse 7 says, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Ano daw, paano niya hinalintulad yung kanyang sarili? No? Paano natin dapat ihalintulad ang sarili natin as gospel tellers? Ano? So, tayo daw ay dapat tulad sa ano? Jars of clay. Mga Tagalog niyan. Alam niyo na, no? Jars of clay. Mga luwad. Mga babasagin. Mga breakable material. No? Kung tutuusin, walang kabuluhan. Walang kwenta.
nagkaroon lang tayo ng kwenta dahil mayroong tayong dala-dala na kayamanan. No, yan ay ang ebanghelyo sa buhay natin. What treasure? What treasure Paul is referring here? The gospel with its light-giving power. That's the treasure. We are jars of clay. No, hindi tayo mga gold or silver or bronze, but clay. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ginto. Hindi tayo hinalintulad sa ginto, pilak, o mga tanso. Tayo ay inalintulad saan? Sa clay. No? Putik, kung tutuusin. Ibig sabihin, mga mahihina, breakable, ordinary, average people. We are clay pots. The aim is that God's power and not ours will be exalted. Hindi yung tayo ang maitaas. And so be encouraged. An ordinary Christian can also be a gospel teller. Diba? You don't need to be a theologian to be a gospel teller. You don't need to be a scholar to be a gospel teller. All you need to have is the experience of the gospel. All you need to have is that you really understand and experience the gospel of Christ in your life, the grace of God in your life. So, yan. So, ang dapat nating tatandaan, tayo ay itinalaga precisely no sa pagiging karaniwan natin para gampanan ang isang dakilang gawain sa mundong ito. Ano yun? Ang gawain na kasangkapanin ng Diyos para buksan ang mata ng mga bulag at ipakita at makita nila ang kayamanan kay Kristo Jesus. So, yan. Dapat natin tandaan. At tas, sa huli, nais kong i-quote ulit si Spurgeon na sa kanyang isa sa mga sermon niya, napakaganda ng punto niya dito. Sabi niya, "Brethren, do something. Do something. Do something. While societies and unions make constitutions, let us win souls. I pray be men of action. Old Sobarov's idea of war is mine. Forward and strike, no theory. Attack, form a column, charge bayonets, plunge into the center of the enemy. Our one aim is to win souls. Souls. And this we are not to talk about, but to do in the power of God." Wow. At hindi siguro na, I can just imagine na paano sinasabi ni Spurgeon ito, no? Do something. Oh, at the top of his voice. No? Umaalingaw-gaw doon sa Metropolitan Tabernacle during his time. Do something. Do something. Habang ang mga bansa, habang ang mga gobyerno gumagawa ng batas, habang pwede gumawa na tayo ng aksyon, ano yun? Let us win souls. Be men of actions. Okay, tapos na ako. Ronald, maraming salamat po sa inyong pakikinig at maraming salamat sa opportunity, isang taong opportunity muli binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin na magkaroon tayo ng ganitong pag-aaral ng kanyang salita. At sana ay kahit papaano ay nakatulong itong ating naging paksa na pinamagatan natin. You must be born again, the biblical doctrine of regeneration. Maraming salamat muli at nais kong ibalik kay Ronald ang ating pong microphone.